mapapansin niyo yung mga vlog namin, lalo na yung mga last few vlogs namin, yung hilig kong mag-post ng mga yung mga house tours, ganyan, show homes dito sa Calgary, sa Airdrie, ganyan. Hindi ibig sabihin nung pinopromote ko yung Alberta na lumipat kayo dito dahil mas mura yung bahay dito. Huwag kayong lilipat dito sa Alberta dahil mura lang yung bahay. Yun ang masasabi ko. Sobrang araw ngayon. Akala mo mainit eh, no? Pero actually plus 13 lang. Hayo plus 13. Pero ngayon 10 lang yata eh. Uy, malamig siya oh. Malamig siya. Wow. Yun yung bundok ulit. Kita mo yung maliit na bundok. Kahit maliit, nakaka-happy din siyang makita. So, hello guys! So, today is Monday at walang pasok yung mga bata ngayon. Pero si Richard may pasok siya. So, magluluto lang ako ngayon ng aming lunch. Ang lunch namin is nilaga. Usually, ginagamit ko for nilaga is ano siya, pork ribs. Hindi ako gumagamit ng baka. Ay, hindi. Gumagamit din pala ako minsan ng baka. Pero mas gusto ko yung pork ribs kasi parang mas malasya siya. Dahil dun sa buto, diba? So, meron akong mga gustong i-share sa inyo habang nagluluto. Especially dun sa mga nagbabalak na lumipat dito sa Alberta from other provinces, no? Katulad nyo lang sa kung hindi pa kayo... Kung bago lang kayo sa aming channel, lumipat kami dito sa Alberta ng 2022, November of 2022. Almost 2 years na kami dito sa Alberta. And yeah, so far so good naman. 2 winters na rin ang nagdaan. So for us, yung weather is okay lang siya sa amin. Naluluhan na naman ako dahil sa sibuyas. So yung mga takot sa weather dito sa Alberta, for us, hindi naging ano yan, hindi naging ano ba yun? Discouragement sa amin ngayon. Kasi ano naman siya eh, bearable naman yung lamig niya. Especially kapag marunong kayo mag-layers ng mga panlamig. Yung lamig dito is meron lang siya mga cold snap sometimes na talagang malamig, minus 40 ganyan. Pero ano lang siya, naglalasya for a few days only. Eh, nangyayari lang siya maybe twice during the winter season. So, hindi siya palaging meron ganun. Hindi siya laging minus 40. Minsan pa nga nagpa-positive in the middle of winter dahil sa Chinook. Dahil ano, nag-warm yung weather, natutunaw yung mga snow, ganyan. Lalo na kung nagda-drive naman kayo, okay lang yan. Kami nga naglalakad papunta sa school eh, mga 15 minutes walk, pero okay naman kami. Meron lang talaga akong isang advice kung bago kayo dito lumipat sa Alberta. Siguro yung ano, siguraduhin nyo muna na meron kayong trabaho dito. Siyempre, di ba kapag napaka-importante ng trabaho kasi paano nyo babayarin yung mga bills nyo kung wala kayong trabaho. So, very important yun. May mga iba na nag-rest na pumunta dito na walang mga trabaho. May mga iba na naging okay naman kasi may makakilala kami nakahanap dito ng trabaho. Pero may mga iba din na nahihirapang maghanap ng trabaho. So I don't know, depende sa line of work siguro. Make sure na meron kayong trabaho dito. And yun nga, kasi katulad nga nung nangyari sa amin sa asawa ko, hindi talaga kami lilipat dito kung hindi siya makakapag-transfer ng work. Diba, nakakatakot yun. Kasi nga, hindi, ano na, lalo na single income kami. Nakadepende sa sasahodin ni Richard. Yung aming buhay dito sa Alberta, nandaming bayarin dahil sa mga mortgage, ganyan, napakadaming bayarin pag may bagong bahay. Kaya, make sure that you have a job when you come here sa Alberta. Yun, kaya may mga hesitant din na mag-move dito, mga nakakilala ko na dito sa YouTube channel namin. Naghahanap sila ng work bago sila mag-move dito. Pero kung maganda naman yung, alam nyo naman na hindi man din yung work nyo dito, siguro pwede. Pero kasi may narinig din ako kahit yung mga nurses, yung may isa kaming kaibigan na may kakalala siya na nurse din. Ano, nahirapan din maghanap ng work dito. Kung mapapansin nyo yung mga vlog namin, lalo na yung mga last few vlogs namin, yung hilig kong mag-post ng mga house tours, ganyan, show homes, dito sa Calgary, sa Airdrie, ganyan. Hindi ibig sabihin nung pinopromote ko yung Alberta na lumipat kayo dito dahil mas mura yung bahay dito.
huwag kayong lilipat dito sa Alberta dahil mura lang yung bahay. Ang purpose ko naman dun sa pagpo-post ng mga house tour na yan, para dun sa mga talagang, ano, alam mo yun, yung naghahanap na talaga o decided na lumipat dito sa Alberta. O yung depende sa sitwasyon nila na kailangan talaga nilang lumipat dito sa Alberta. Parang kami, sobrang hindi na namin kaya sa Ontario. Sobrang hindi talaga namin ma-afford ang mga bahay doon. And nasa stage ng life namin na kailangan namin, o even me, I need change. And I need parang my own space, ganyan. The kids needs their own space. Sa Ontario, hindi namin siya pwedeng gawin at that time na naghanap kami ng bahay doon. Dahil sobrang nagmahal yung mga bahay that year, noong 2022. So, dahil doon sa, nandun kami sa stage ng life na yun, kaya kami nag-move dito sa Alberta. So, para sa mga ano naman, depende talaga yun sa sitwasyon nyo. You know? Kung ang sitwasyon nyo eh gusto nyo talaga magkaroon ng bahay, Alberta is now still cheap, okay? Pero tumataas na rin siya. Actually, masasabi ko nga na medyo nalulungkot din kami dito kahit papaano. Kasi yung mga nakasanayan namin sa Toronto, especially when it comes to yung mga kalito, yung sa dining, entertainment, ano talaga, mas lamang pa rin ang Toronto. Alam mo nga, all you can eat, sobrang dami sa Toronto niyan. Sobrang dami. Dami mong pagpipilian. Dito wala masyado. Tsaka hindi siya ganun kalaki. Ang daming pwedeng gawin for kids sa Toronto. Napakadami. Kaya yung mga bata, actually, nung uwi nga sila nung sa Toronto nun, na-miss talaga nila yung Toronto. Gusto mo nga nilang bumalik na dun. Kaya ang sabi nila, parang minsan nalulungkot sila dito. Nagsasawa na rin sila sa mga lakes, ganyan. Kaya isa din yun sa mga dapat yung isipin, yung ano ba yung makapagpasaya sa inyo? Ano ba yung na-enjoy nyo sa buhay na hindi nyo kayang i-give up paglipat nyo dito? Kasi dito ang ano lang talaga, ang mostly meron yung mga lakes, ganyan. Tapos may mga konting entertainment din. Pero hindi kasing ano nga ng Toronto, hindi kasing laki. Hindi kasing daming choices. Ganyan. Meron nga rin kaming kakalala na from Toronto na lumipad din dito. Parang gusto na nilang bumalik sa Toronto. Kasi nga nami-miss niya yung mga ano, yung mga ganun, yung mga happenings. Lalo na sa anak niya na maliit pa. Ang hirap. Depende sa stage din ng mga... Kasi pag malalaki na, medyo mahirap na yung adjustment. Pero pag mga maliliit pa na bata, parang mas madali sa kanila mag-adjust. Kasi ang hirap ng paningin yung nakasanayan. Lalo na itong mga anak ko, sanay na maglakwacha yan doon sa Toronto. Kung saan kami nagpupunta every weekend. Gusto na na lumalabas ng bahay. Hindi naman yung kahit simpleng labas lang, ganyan. Kahit sa mall lang, enjoy namin yung mall. So dito, isa lang yung mall na lagi namin po, yung puntaan yung Cross Island lang talaga. Hindi kami nagpupunta sa ibang mga mall sa Calgary. Meron naman din ako mga nakausap na natatanong din sa amin yung bakit kami lumipad dito, ganyan. Yung pag nilimension ko yung gano'n, wala masyadong dining. And yung dining experience, saka yung mga pasyalan dito, ganyan. Sa kanila, okay lang. Sabi ko, mas maganda nga daw yung ganyan. So, see, iba-iba tayo ng perspective o ng gusto sa buhay o ng ating lifestyle. So, yun talaga ang i-assess nyo talaga yung family nyo, kung ano ba yung gusto nyo. So, I'm not encouraging and I'm not discouraging you to move here in Alberta. So, depende talaga sa sitwasyon nyo. Depende sa lifestyle, depende sa what makes you happy, ganyan. So yun nga, yung mga next few vlogs natin. Ang dami pa mga showrooms. Ay, mga kaibigan namin sa Toronto na itatanong sa amin ngayon na gusto na rin nilang lumipad dito. So yung binibigyan namin sila ng konting advice.
yung mga presyohan ng bahay dito, kung saan yung lugar maganda dito bumili ng bahay. Iba kasi may bahay na sa Toronto. So para sa kanila, okay na yun. Kasi lalo na kapag binili mo yung bahay mo long time ago, yung value ng bahay nyo, ang laki na. Tapos kunyari, maliit na rin yung mortgage nyo. Then, why move here, right? So unless you just want a change of scenery, you just want a little change, malay nyo, bumalik din kami sa Toronto sa someday. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung future, di ba? O yun nga, yung gusto din ng asawa ko talaga na mag-retire sa Pilipinas. Kung nilipat kayo dito, dapat ano, buo yung loob nyo, hindi yung pabago-bago kayo ng isip. Although hindi natin talaga alam yung future, di ba? Siyempre, minsan nagbabago din yung nararamdaman natin. Minsan malulungkot kayo dito. Pero yun nga, yun lang, dapat ano lang din talaga. Medyo alam nyo kung ano talaga yung gusto niyo sa buhay. Meron nga nagsabi nun sa dati, yun yung mga dating vlog ko pa. Kasi nilipat dito sa Alberta, kahit mura pa ang bahay. Kung ang lamig naman dito is minus 40, ganun. Maganda. Ayaw daw nila nung lamig. So, which is understandable naman, di ba? Kasi yun yung preference nila, di ba? Ayaw nila nung malamig. So, okay lang yun. Yung iba din, nagsabi na yung mga nag-comment na kahit chaotic daw dun sa Toronto, ganyan, or dun sa kung saan sila nakatira, sa Mississauga, ano, dun pa rin daw sila, dun nila nakita na magre-retire sila, dun nila nakita na magtatagal sila. So, hindi talaga lahat is for Alberta, di ba? Not everyone is made to move here in Alberta. Pero marami rin talaga nag-move dito sa Alberta. Ang dami pa rin. Kaya nga, ang daming mga show homes, ang daming mga binibuild na bahay. Dahil I think marami pa rin na nag-move dito. Okay. May mga isang oras ko itong pinapakaluan para malambot na malambot talaga yung meat. Ang isa pa palang maganda dito sa ano sa Alberta o sa Calgary. Calgary is the sunniest city dito sa Canada. So 300, sabi nila 333 days out of 365 is sunny dito sa Alberta, sa Calgary especially. Yan, tingnan niyo, napaka-sunny. Aurora din dito, lagi mo nakikita yung aurora. Parang dati sa akin nun, ano lang siya, parang bucket list. Ngayon parang pwede mo siya palagi makita dito. So, yun din yung kagandahan dito pag lumipat kayo dito sa Alberta. Kita niyo yung aurora, napakaganda. Amazing talaga siya. Tutulungan daw ako ni Andrea maghugas ng bok choy. Like this. See this black stuff? Don't. So, it's not gonna splash. There. See those black stuff? Like that? Like that. Start from here. One by one. Gusto niya din daw ilagay yung potato. Mamaya. Walang magawa kasi itong bata. Ito kayo na nga ba? May outage yung wifi sa amin. So, mga 1 hour din. Kaya binabag niya ako. He wants to help daw. He wants to help. Bumalik na yung wifi pero at least gusto niya pa rin tumulong. Just don't touch this, okay? It's hot. Make sure you can use your hands too if you want. But don't put your finger on the... Don't drop the potato too fast, Dick, or else you're gonna splash. Just like that. Don't be too scared. Go. There you go. Okay, you can use your hand. Oh. I'm in the box already. Andre's still helping me. Yeah. Makakain na rin kami ng lunch. Medyo late na. So in conclusion lang, don't move here in Alberta dahil mura ang bahay. So, madaming factors na pwede nating pag-isipan muna kung bakit tayo mag-move dito. Siyempre, yun nga, katulad na explain ko na kanina, ano ba yung status nyo ngayon sa buhay, kung gusto nyo ba talaga magkabahay, then Alberta is for you, right? Kasi dito mura pa ang mga bahay. Nag-move din kasi dito sa Alberta dahil gusto nila magkabahay, o kaya yung iba naman gusto nila maging mortgage free na, 'di ba? Kunyari binenta nila yung bahay nila sa Ontario o kaya sa BC, 'di ba? Laki na ng value ng mga bahay nila doon. So pag nagbenta sila ng bahay, pagdating nila dito, mortgage free na, 'di ba? Okay 'yun.
So yan, keep doing it, Andre. Yun. Tapos yun nga, yung what, isa pa yung what makes you happy. Pag-iisipan nyo din yan. Ano ba yung lifestyle nyo? Right? You done? Yeah. Ay! Malambot na yung potato. O yan, thank you, Andre. Yun lang yung gusto ko lang i-share sa inyo yun. Kasi siguro yung sinabi ko kanina, I don't encourage or discourage you from moving here to Alberta. Kasi nga, iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng mga perspective or lifestyle or mga things that what makes us happy. Siguro na yung iba na-encourage dahil sa mga napapanood nila yung mga nag-move dito sa Alberta. May mga vlogger na nagsishare katulad namin. Kami naman, gusto lang namin share sa inyo yung mga reasons namin at yung mga experiences namin dito sa Alberta. Naman. Yun lang guys, thank you guys for watching and hope you continue to watch our vlog. Ang buhay namin dito sa Alberta. Life in Alberta.